Alright, so good morning mga sir. It's me again, Sir Gad. And for today's video is re-reviewin natin itong aking motor na KYMCO Like 150i. So more than 2 years ko na itong motor at gusto kong i-share sa inyo yung experience ko with regards to this motorcycle. Ang plano ko is gumawa ako ng mga series of vlogs with regards to KYMCO Like 150i para ma-share ko sa inyo yung mga na-experience ko tungkol dito sa motor na to. Pero this time, ang gagawin natin is re-reviewin lang muna natin itong aking motor na KYMCO Like 150i kung anong pwedeng may offer sa inyo ng scooter na to. So I will also share ano yung decision point ko kung bakit ito yung pinili ko among other scooters. So huwag na natin patagalin, simulan na natin. Alright, so nakahanap na tayo ng spots kung saan natin re-reviewin itong aking motor na Like 150i. So every time ako na umaalis at tinadala ko itong KYMCO Like 150i sa palengke, sa grocery, kahit saan, tinatanong lagi kung ano yung brand. Ano yung brand? Itong motor ko. So yung motor ko na Like 150i, ang brand niya is KYMCO. So KYMCO yung brand ng aking motor. So ang KYMCO is quite a long time na rin siya sa industry. Nagsimula siya ng 1960s at marami na rin silang na-produce na mga motorcycles. And it's competitive enough dun sa bawat category ng mga motor at scooters. Isa na dito si KYMCO Like 150i. No, nandun naman siya sa category ng mga classic scooters. Bakit ba si KYMCO Like yung binili kong classic scooters ay marami namang mga classic scooters na meron sa market? Okay, so yung decision making ko sa pagpili ng motor, number one is gusto ko classic. Na-amaze ako at natutuwa kapag nakakakita ko ng mga classic motorcycles. And I believe marami pa rin kaming gusto ng mga classic looks ng mga motorcycle at scooters. Siyempre, dapat kahit classic siya, old looks yung motor na yon, dapat integrated siya with technology. Isa si KYMCO sa brand na nag-i-integrate ng mga new technologies sa kanilang motor. So bakit KYMCO Like 150i? Eh marami namang mga classic scooters like Honda Genio, Yamaha Fino, at yung pinakasikat na classic scooter na Vespa. Ang Vespa kasi medyo mahal, kaya hindi ko siya kaya. For me, sa aking income, hindi siya practical. Next time na lang siguro. Mas pinili ko yung looks ng Like kasi siya yung pinaka-close sa Vespa na talagang classic. Si Yamaha Fino, classic rin siya. Pati si Honda Genio. Pero nakukulangan ako dun sa kanilang power. Kasi si KYMCO Like 150i is 150cc. Medyo may power at meron talagang tagat yung kanyang makina. Talagang sa arangkada, hindi kanya ipapahiya. So mas gusto ko yung merong power yung aking motor. Yun na yung naging decision ko na kunin na ito si KYMCO Like 150i. So si KYMCO Like 150i is 150cc and fuel injected at meron siyang 13.3 horsepower. Kaya talagang merong ibubuga si KYMCO Like 150i in terms of arangkadahan. Yung transmission niya is CVT, meaning to say, automatic siya. Wala siyang clutch, hindi siya decambio. So, bigayin mo lang yung gasolinador, tatakbo na yung KYMCO Like 150i. Medyo maganda yung fuel capacity nito. 7 liters, pwede siyang pang long ride. At yung kanyang fuel consumption, based on my experience, is nasa mga 35 to 40 kilometer per liter. Very matipid siya when it comes to 150cc. Okay, so when it comes to dimension, so yung haba ni KYMCO Like 150i is nasa mga almost 2 meters. And then, yung width niya, yung lapad niya, is nasa mga 0.5 meters. Yung height niya naman is nasa mga almost 1 meter. At yung seat height niya, ako kasi is 5'5 yung height ko. At hindi naman ako ganun nahihirapan sa pagsakay nito. Pakita ko sa inyo. Tapos yung tuhod ko, ayan yung tuhod. Pero kung medyo matangkad ka siguro aabot yan mga hanggang dito. Pero ako, ayan, meron pang mga allowance, apat na daliri. Ayan, diba? Ayan.
Alright, so when it comes sa mga electrical, mga lightnings niya, lahat ng ilaw niya is LED. Sa front, sa tail, tapos yung signals niya, then yung mga indicators niya sa panel, lahat yon ay LED. Kaya talagang kapansin-pansin siya kaagad dahil sa ganda ng kanyang mga lights. So in terms naman sa gulong at mga safety features niya, ang gulong niya, ang measurement is 110 over 70 yung front tire, tapos yung gulong sa likod is 130 over 70. Tapos ang maganda pa rito kay KYMCO LIKE 150i is ABS siya, anti-braking system. Isa yon sa dapat mong kinoconsider when it comes to buying a motorcycle. Dapat ABS yung braking system niya. Okay, so isa sa mga features at technology na maganda dito is meron siyang USB port charging. Tapos meron din siya dito. Ayan. Dito. Kita nyo ba? Nabubuksan kasi ito eh. Pwede ka pa dyan maglagay ng charging port. Merong nabibili sa KYMCO na talagang sadya para dyan. O, diba? Sobrang cool ng motor na to. Takpan na natin. Alright. So, tapos, yung isa sa pinaka-highlight ng KYMCO LIKE 150i is yung NON-NOODOE. Na pwede nyo i-connect yung phone nyo dito sa motor. At siya yung magsisilbing navigation system. Imbis na buksan mo pa yung cellphone at mag-Google Map ka or mag-Waze ka, ibu-Bluetooth mo na lang dyan yung sa screen dito sa may panel. Doon mo makikita yung mapa. So, napakagandang features nun sa isang motor o sa isang scooters. At I think, parang personally ha, wala pa ako nakikitang ganun feature sa ibang mga brand, kundi si KYMCO lang. Alright, so I think, hanggang dun lang muna, yung mga basic information with regards to KYMCO LIKE 150i, na ibigay ko na. So kung meron man ako nakalimutan, please comment down below. So shoutout pala sa KYMCO LIKE 150i community, na patuloy na lumalaki. Napaka-accommodating ng ating mga admin dyan, si Sir Patrick, sila Sir Manolo, syempre si Sir Aldwin. Yan. So, if ever na balak mong bumili ng KYMCO LIKE 150i at nagdadalawang isip ka with regards to pyesa or sa mga parts na bibilin mo, hindi mo kailangang problemahin yun kasi maraming mga KYMCO store all over Metro Manila at mga Karatig probinsya. So of course, meron na yung mga KYMCO LIKE 150i, ibang mga brand ng KYMCO. Mga mekaniko natin at mga technicians natin sa KYMCO LIKE 150i nandun rin sa community group at nagsishare sila ng kanilang mga expertise. So kung balak mong bumili nito, consider this review para magkaroon ka ng idea KYMCO LIKE 150i. So hanggang dito na lang. Again, this is Sir Gad. If you like this video, can you please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ko. Kasi meron akong vlog series with regards to KYMCO LIKE, yung mga experience ko, like ano yung ayaw ko sa kanya, ano yung gusto ko sa kanya, at ano yung mga tips na pwede kong ibigay sa mga future owner ng KYMCO LIKE 150i. So hanggang dito na lang, kasi bibili pa ako ng isda, wala pa kaming ulam patanghalian. Again, this is Sir Gad. Ingat po tayong lahat. God bless us all. Bye bye.